Hi guys! Sa previous video ko na BPA glitch, may mga nagtatanong doon kung anong formula daw ginamit ko sa Excel na demonstration ko. Kaya yun yung gagawin ko dito. Bali, sum Fs lang yung ginamit ko na formula doon. Pero baka malito kayo sa sum F na walang S, kaya i-compare na lang natin siya dito. Pero bago yan, tingnan muna natin yung mga data natin or yung mga transactions natin na mga deposit, interest, tapos withdrawal. Tapos manually compute natin yung running balance natin para makita natin yung expected result natin pag gamitin na natin yung sum Fs na formula. Bali, initially is meron tayong 1,000. Tapos nag-deposit tayo ng 500 kaya naging 1,500. Tapos nag-deposit tayo ng 500 pero nag-error kaya 1,500 pa rin. Tapos nag-interest tayo ng 1 kaya 1,501. Tapos nag-withdraw tayo ng 501 kaya 1,000 na lang yung natira. Tapos nag-withdraw tayo ng 500 pero error. Tapos nag-withdraw tayo ng 500 pero void pa rin kaya 1,000 pa rin yung running balance. So in short, 1,000 yung expected natin na result pag gumamit na tayo ng sum ifs. Bali, unahin muna natin gamitin yung sum if. Bali, sa first parameter niya is yung range na gagamitin natin para sa condition. Yung next parameter naman is yung criteria na. Ibig sabihin, ito yung gagamitin para i-match sa range natin kanina. Tapos yung mga mag-match na items is yun lang isasama sa summation. Tapos yung sa last parameter naman is yung range or yung mga values na gagamitin natin sa computation mismo. Bali, yung ibig sabihin ng formula natin dito is isama lang daw sa computation yung mga amount na yung event is DP yung value. Kaya kung makita nyo sa result natin is 2,000. Kasi tatlong items yung DP natin na may value na 1,000 tapos dalawang 500. Dito pala sa formula natin, yung criteria natin dito na DP, yung ibig sabihin niyan is equal to DP. Pero pwede mo rin ilagay yung equal na operator kung gusto mo. Kasi yung default is equal. Kaya mapamay equal operator o wala is the same lang din yung result. Tapos pwede mo rin gamitin dito yung greater than or less than na comparison operator o kaya naman yung not equal. Try natin tingnan yung result sa mga not equal DP. Kung makikita nyo, 1,502 kasi yung mga sinama lang sa computation is yung mga items na hindi DP yung event. Balik na muna tayo sa formula natin. Bali dito, yung sinasama ko palang sa computation is yung may mga DP. Kaso gusto ko nang isama yung interest kasi parang deposit din yan. Para gawin yan is kailangan lang natin enclose yung mga values natin sa curly braces tapos ilagay na natin yung interest na event code. Pero kung titingnan natin sa result is 2,000 pa rin siya. Kasi gumamit tayo ng multiple values sa criteria natin kaya multiple din yung result niya. Tapos yung dinidisplay dito is yung first item lang. So kailangan din natin kunin yung summation ng lahat ng result. Para gawin yun is gagamit tayo ng sum na formula. Tapos yung laman ng parameter niya is yung result ng sum if natin. Kaya kung makita nyo sa result natin is nasama na yung 1 na interest natin kaya naging 2,001 na siya. Make sure lang guys na naintindihan nyo yung sum if ha kasi magpo-proceed na tayo sa sum ifs. Sa functionality is the same lang naman yung ginagawa nila. Yung difference lang nila yung sum if, isang criteria lang yung kaya niyang i-handle. While yung sum ifs naman is kaya niyang mag-handle ng multiple na criteria. At yun yung kailangan natin para ma-achieve natin yung gusto nating result. Kasi yung checking natin ng criteria is yung event tapos yung status. Ibig sabihin, multiple. Dito pala sa first parameter ng sum ifs natin, yung inuuna dito is yung mga values na gagamitin mismo sa computation. Tapos yung mga susunod na parameters is para na sa multiple criterias natin. Bali, unahin natin yung range para sa event. Tapos yung values na gagamitin natin para i-match sa event. Tapos yung next naman is yung range naman para sa status natin. Tapos yung value na i-match natin para sa status. Since gumamit tayo ng multiple values para sa isang criteria natin, kaya multiple din yung result nito. Kaya ipasok din natin to sa sum na formula. I-check ko nga muna kung tama ba yung output based sa formula natin. Based dito is tama naman siya kasi may dalawa tayong okay na DP na may value na 1,500 tapos isang interest na 1. So balik ulit tayo sa formula. Bali ngayon naman is i-deduct naman natin yung mga withdrawal na event na yung status is okay. Dito pala guys is hindi ko na ginamitan ng sum yung sum ifs natin kasi wala naman tayong ginamit na multiple na values para sa criteria natin. So i-check na natin yung final result natin. Makita nyo dito, nag-match na siya sa expected natin na result na 1,000 based sa manual computation natin kanina para sa running balance. Yun lang!